pa nag-try magkaroon ng love game. Type ko na lang po siguro. Mga... 4 child actor and viral scandals Luis Abuel, dumaan nga ba sa awkward stage sa kanyang acting career? At paano nga ba nakatulong ang acting sa kanyang maturity bilang aktor? What's up mga kapamilya? I'm Alfie Corpus and welcome to Star Magic Inside News, your best friend when it comes to the latest updates at exclusive insider info on your favorite kapamilya stars. Natatandaan niyo ba si Kevin Delgado ng 100 Days to Heaven? Eh, ang Young Franco ng The General's Daughter o baka naman ang Young Lino sa Halik? Looks familiar, di ba? Well, lahat ng yan ay ginampanan ng child actor na si Luis Abuel. Nagsimula ang career na ngayong viral actor na si Luis ang kanyang acting journey bilang child star sa pagganap niya sa mga roles ng iba't ibang kapamilya teleserye. At ngayon, kabilang siya sa trending series na Viral Scandal, maraming viewers ang patuloy na namamangha sa pambihira niyang acting skills. Luis shared kung nagkaroon nga ba siya ng awkward stage sa kanyang acting career bilang child star and how acting helped him para magkaroon ng matured mindset at such an early age at kanyang dream project. Si Miko sikat po dito. Kung titingnan po natin, pag pinapanood niya viral, parang apakalite niya lang po bata. Parang gusto niyang gawin, kahit sobrang bigat ng team, sobrang bigat ng eksena, gusto niyang gawin light lang lahat. Pero deep inside, si Miko po kasi meron siyang core na lahat gagawin niya para sa pamilya niya, para sa atin niya. So, nag-immersion po ako sa sarili ko. And then, siguro po nakatulong din yung lockdown tapings. I think 14 years old po ata ako nung nag-start po yung upward stage. Pero choice ko naman po yun na huminto muna sa acting. Kasi nga parang kailangan magpahinga rin tayo. Parang 14 years old po ako, parang 5 taon na ata akong nag-acting. No, nag-start po ako ng 7 years old. So parang kailangan ko lang mag-reset, mag-restart. Para paglabas ko po ulit bilang team, ibang-iba po yung character ko. Parang parang bagong artista po ulit. Pero hindi po ako totally nag-stop kasi meron po ang ginawang mga project with ABS-CBN Foundation. Nahihirapan po ako bumalik sa pag-acting kasi hindi po ako ng 14 years old ako. Nung pagdating ko ng 15 years old, gusto ko na ulit mag-acting, mag-start. Pero siguro dun sa height ko, dun sa looks ko, parang hindi talaga siya pasok. So may point din nga po na mag-concentrate ka na parang I'm back pero wala pa rin dumarating na projects. Pero hanggang dumating po yung Edward Cinemalaya film, 16 years old na po ako dito. Parang nung nakuha ko, sabi ko, eto na yun. Dito na ulit yung stepping stone ko para makabalik dito sa teleserye. Sobrang grateful po talaga ako na napasama ko doon sa mga actors na may trabaho ngayon. Kasi siguro po, naisip ko rin, tama rin yung timing ng age ko na 18 years old po ako this year. Kasi kung mas mabata pa ako ngayon, nahihirapan ako makakuha ng projects gawa ng pandemic, hindi available yung mga vaccines. Pero yun po, sobrang grateful kasi naging consistent lang po ako throughout the years. Parang hindi ako nawawala ng MMK. Kung mawala ng MMK, may sasalo na once upon a time, may sasalo na ipaglaban mo. Parang tama nga, kung mag-stay ka sa ABS, kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka nila papabayaan. Kapag pag naging mabait ka sa cast, sa crews, yun na talaga yung investment natin dito sa acting. Yes po, ever since po nung actually ngayon nga po, iniisip ko na na-realize ko na ano kayang gagawin ko ngayon kung hindi ako natuto kumacting, kung wala ako dito. Siguro sobrang bored na ako sa buhay ko. Iba sigurado ko paano mag-isip o baka mas childish pa rin ako hanggang ngayon. Kasi totoo po yun eh. Simula nung bata ko, puro matanda na yung mga nakakasama ko. So, nag-a-adapt din ako sa kanila kung paano ako magsalita. So, yun po siguro. Advantage din siya pagdating sa school. Dahil kapag kailangan ng recitation, di ako nahihingan magsalita. Ang gusto ko po talaga, hindi ko pa nagagawa is rom-com and action. Yung action po parang wala lang kasi usually po dati, nagagawang panan ko, puro drama, puro makulit ako, ganyan, puro iyakan. And parang na-explore ko na po masyado yung ano na yun, yung genre na yun. So ngayon, action, gusto ko naman yung movement ng katawan ko. Dati kasi puro movement ng mata, ng noo, pero ngayon yung movement ng katawan mo, tingnan ko kung maangas ba ako gumalaw. Kasi
medyo introvert din po talaga ako pagdating sa tomboy. Pati yung katawang ko introvert. So, romantic comedy. Kasi hindi ko pa na-try magkaroon love din. Siguro kung sinong ibigay, pero siguro yun, siguro type ko na lang po siguro. Mga Angelina Cruz, gano'n. Marami po kayong kailangan abangan sa Viral Scandal. Marami po mga mangyayari. Sobrang daming twist and maraming mga character na mas magde-develop pa at mas mabibigyan ng hostesya yung characters nila. You have grown into a very fine man, Luis! At excited na kami sa mga susunod mo pang projects for this year. Send your love kay Luis sa comment section down below! Thank you for watching, mga kapamilya! Abangan ang iba pang mga videos about exclusive at mainit na balita dito lang sa Star Magic Inside News. See ya!